Oh, pero meron ba kayong isang bagay na pagkakasunduan ng misis mo? Kasi base sa kwento mo, parang si misis, sobrang chill lang. Bayo, anong gusto niyo gawin, gawin niyo. Pero meron bang sumasama siya sa'yo na activity? Actually, wala. Eh, kami nagtaga. Alam mo, we've been married for... 4 years. Hmm. Oh, 20 years. Oh, tapos siguro yun hindi kami masyado nag-uusap. Ibang classic relasyon to, ah. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Unplugged. Hi guys, welcome to Julius Babaw Unplugged. Collector's Club na naman tayo. Meron tayong mga kausap na isang sikat na celebrity. Siya ang ultimate idol ng mga Tito. Yeah! O, kung bakit, malalaman natin sa kwentuhan natin with Mr. Ian Veneracion. Ian! Hi! Hello! Hello! Hello sa lahat ng nakakita sa atin. Huwag po kayong malilito. Yung sa kanila po ng screen, si Julius po, yung kanan po, si Ian. Baka malito sila sa mga balbas natin eh. Correct. Oh, medyo nakakalito nga yan. Anyway, Ian, kamusta? Kamusta? What's keeping you busy nowadays? Kung ano na lang, music, and I finished a show called Oh My Dad, and then I also finished a TV series, B&B with Isa Calzado. And ngayon meron akong gagawin sa August 27 kasi kami ni Tito Ogie, natin, may ginawa si Kilabo Titos. So ako si Tito Ian, so si Tito Ogie. Tapos parang reminiscing about the music of the past and stuff. Mm-hmm. Yan. So concert na yan, and it was one of those very successful naman. So we plan on touring that sa iba-ibang parts ng mundo, sana sa mga kababayan natin, lalo na yung mga sabik na makapanood ng live concert, so that eventually. Pero in the meantime, meron akong ginagawang online concert. It's called Pajama Jam, an mm-hmm. online sleepover with Ian. It's going to be on August 27, ktx.ph. Ano yun? Parang concert yun? Parang online concert, yes. Mo? Online concert na full band na pupakulitan. And puro music. Yung bang pagiging singer mo, Ian, matagal na ba yan? Kasi mas kilala ka namin as an actor eh. Pero yung pagiging singer mo, parang ngayon lang natin nakikita. Yes, because matagal na ako mahilig sa music, sa piano and sa guitar. Pero nung ano lang, mahihain ako dati lalo sa pagkanta. Pero nung ginawa ko yung role ko sa Black with Bea, I played a couple of nagko-compose siya ng songs, yung mga ganyan. So, I had to sing, and then, wala, ayun. Sabi nila, pwede ka naman pala kumanta eh, mga ganyan. So, na-joke lang. Yeah! Eh, hilig ko talaga. Eh, di medyo naniwala naman ako, at sabi ko, okay, gusto ko. Well, hanggat marami nanonood, ibig sabihin talagang ano, make hay talaga. Nakumanta at tumugtog. Diba? Tulad sa yun, may nanood ng first concert, and then I really enjoy playing with my band. Kaya medyo tuloy-tuloy. And na-enjoy ko talaga lalo pag bumibiyahe sa ibang bansa. Mm. Yun nga yung mga babayan na grabe yung sabik nila sa if you have anything from home, kahit na yun, yung mga song, or yung jokes, or yung kwentuhan lang, anything from them, sabik na sabik sila eh. So, yun ang na-enjoy ako, nakikita ko na pag, kumbaga sumasaya ako pag napapasaya din sila, kasi iba yung reaction pag sabik mga homesick eh. Yeah, saka mas marami na abot mo ngayon because of online. Unlike before, kailangan mo bumiyahe ka pa papunta doon sa lugar nila. Pero ngayon, lagi ka nila napapanood. Yes. Pero siyempre nakaka-miss yung performing in front of a live audience talaga. Kasi you get energy from
their vibe also eh, di ba? Pag nakikita mong nila, ikaw din eh, ganun. So, hopefully, yeah. eventually, when everything's back to normal, magawa uli natin yun. Anyway, ang ating episode ngayon is about collection. Ito kasing show natin sa YouTube is about mga collectors. Ikaw ba, Ian? Ano mga kinokollect mo? Ang gusto ko lang sa mundo, motorsiklo tsaka gitara. Yun lang. Uy! Kasi ko biyahe ako. Lagi bumibili ako ng gitara pag kunwari, pag biyahe ako ng States or Jersey or kung saan man, hindi ako nagdadala ng gitara. Tapos, kunwari may concert sa ibang lugar. Yun, hindi ako magdadala ng gitara. Pagdating, research na ako. Para pagdating doon, doon ako. Parang yung brands na rin siya nung lugar na yun. At saka, yun, syempre, kasi mas maraming options, maraming choices na mga hard to find sa ibang bansa kaysa dito sa atin. Mm-hmm. So, how many guitars do you have? Now, it's nasa 40. Wow! 40 guitars? Nasa 40. Wow! Yes. Bakit? Ba't gano'n ka lang? Hindi ba pwedeng ano lang? Tatlo lang o apat na gitara? Well, actually, sa totoo, kailangan ko lang isang electric, isang acoustic. Pero, minsan kasi, pag tambay ako sa mga ano eh, mga guitar center, mga ganyan sa state, minsan, kung maghapon ako doon, just trying out different guitars. Tapos, pag merong gitara resonate with you na gusto-gusto ng tenga mo yung tunog niya, wala, hindi mo na mapitawan eh. Mapapaganyan ko na lang, patay! Bunot, wipe! Ayan na, bayan, no? Parang yung mga sapatos mo din yan. Yes! Pag may nakita kang gusto mo, yes. Sure, wala. Gawa. At least tayong dalawa, nakafocus lang sa mga ganyan. Wala tayong ibang kinokolekta. Hindi katulad ng iba. Alam mo na. May problema pa yung asawa. Kaya, yung mga kolekta sa ulo. Tayo ay mga wholesome ang ating collection. Anyway, may nakikita akong gitara dyan sa tabi mo. Isa ba yan sa mga, ano, mga favorite na guitars mo? Well, hindi mga, ito, Gibson Les Paul. Ito mga gusto kong, ano, it's a standard, na, sino ba yung mga itong gamit sila, Slash. Sila, kung sino-sino ang dami ng Gibson Les Paul. Meron din ako, ito, nabili ko nung nag-guest ako kay Ate Shawi. So, ang pangalan na ito, si Shawi. Ba, so, it's a Taylor Koa. So, ang ganda yung tunog niya. Iba rin yung tunog niya. So, yun nga. Eh, lahat naman ng gitara ang tunog eh, because of the different kinds of wood. May rosewood, may rupa, mayroong mahogany, so iba-iba yung shape na yun. Merong sexy, merong nut, merong parang square shoulder. So, yun nga, kahit pinatin, meron ka ng acoustic, imposibleng hindi ka kumuha ng ibang klaseng kahoy, ibang tunog ng acoustic. Pero yun nga, sabi ko nga, di ba, kung saan ang dati kong pinagaan ng gitara, meron akong, katulad idol ko kasi si Eric Clapton. Uy, so, galing yan. Bumili ako ng Fender Custom na Blackie, yung paborito niya, ang pangalan Blackie. Yun, gusto ko. Tapos, BB King, meron din. Idol ko din yung sa blues naman. So, yun ganun. Siyempre, pag ina-idolize mo, tapos yung signature model nila, siyempre, gusto mong makuha nila and yung kung ano yung preference nila sa kapal nung neck, sa things na gamit, di mo. So, kaya, ewan ko, dumami yung collection. Pero alam mo, ito, mapaproud ka. Kasi, dami ng silbuhan akong gitara. Ang pinaka-favorite ko pala, dito lang sa Pilipinas mahanap. Wow! Pagawa ako ng custom guitar. Sa nakilala dito, sa Philippines, ang LG, John, ito yun. Ito oh, si, wow! Ito si Agima. Uh-huh. So ano siya, yung maple niya sobrang solid. Kasi usually ginagamit mga ply. Ito solid yung carved up. Tapos lahat hand carved yan. Yung mga lahat. So yun, enjoy na enjoy ko. Kaya ito ngayon yung paborito ko. Kanta, yun yan. Ang pangalan niya ay Agima. Siyang Agima. Ay, oo, Pinoy na Pinoy, no?
Pero ang ano niyan, ang sound niya, halos pareho rin ng mga imported, ng mga gitara. Ay, hindi. At mas malupit. Malupit to. Kaya ilalabang ko to sa mga, ilalabang ko to doon sa mga aling mga Fender, mga Gibson. For example, yung electric na ito yun. Tapos meron din siya acoustic. Ah, pwedeng mag-ano ha, shift from electric to acoustic. Ganon. Electric to acoustic, yes. Oo. Yeah. Wow. Pwede rin siyang sabay, for example, alam mo yung kanta to, Fragile? Oo, favorite ko yan. Favorite ko yung mga song system. Sample. Ito, lagyan natin ang lead. Name that tune, gusto mo? Napukusing song. Game. 80s ba yan? Mga 80s music? Yung babanatan mo? Para mas madali. Eh, alam mo naman magka-generation tayo. So, yeah! Okay. Go. Ito. Kantahan na natin, gusto mo? Ah, sige, game. Every breath you take, every move, every vow you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Siyempre, alam mo yun. Of course, every breath you take by the Police. Ayan, ito pa. Ito, ano yung song to? Just a castaway, island road set you. Actually, si Sting, ang taas niya kinakanta yun eh. Ganito niya kinakanta. Not a lonely day. Diba? Not a lonely day. Ha? Not a lonely day. Diba? No one here but me, yo. No one here but me, yo. More loneliness than any man could bear. But rescue me before I fall into despair. Then there's... Last. Ito pa, sinimula mo kasi ako na Sting eh. Sige. Thank you.
Alam mo to? Shape of my heart. God has a man. Come on. Please never suspect. Tama, shape of my heart. Englishman in New York, lagi ko po nakanta yun. Abigyan mo naman ako ng ano, huhulaan ko na hindi sting. Tignan natin kung mahuhulaan ko. Oh, sige. Ito. Teka. Gamitin naman natin si Shawi. Teka lang, ha? Si Shawi naman. Kasi... selosa yung mga gitara eh. So, mag-selo. So, ito naman. Ito, wala ako. When I wake up in the morning, sunlight hurts my time. Something was up on in the morning. Yeah, it's heavy on my mind. When I look at you, and the world's alright with me. Yeah, I just wanna get you. Alam mo to? Yeah. Oh, no? Lovely Day, Mike Francis. Ah, yeah. Stop with Mary Ann, Lovely Day, Lovely Day, There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Well, everybody wants to rule the world, siempre. Yon. May request ako. Kung kaya mo. Never gonna give you up. Sige, Ashley! Tingnan nga lang. Kung kaya mo yan. Alam ko, alam mo, nung bata ako, napapanood ko yun sa Tonight with Dick and Carmi. Nanonood ko na, no? Kuya Dick! Hindi ko pa napapakasyon, ha? Hindi ko pa. Tino mo? Dadaan kita, ha? Classic version na, no? Pero ko, yung pagkakakanta ni Rick Ashley doon, parang ano, no? Parang nagpapakanggap siyang higante siya. Never gonna give you up! Never gonna let you down! Uy, sikat na sikat kayo niya sa mga bagong generation. Alam mo ba yon, Ian? Nagiging yes. Yung mga kanta nila. Yan, sina Rick Ashley. Mga ano yan, alam na mga kabataan natin yan. So ano pala, yeah. Ano talaga, serious musician ka talaga? As in, kailan ka nagsimulang mahilig sa music? I started playing the guitar siguro when I was 11. And then, nag-roll ako ng classical, tapos tinuruan ako paano magpuntog ng jingle bells. Hindi na ako nag-attend nung second time kasi ayoko magpuntog ng jingle bells. Tapos, na-discover ko yung Jingle Magazine. Yes. Tapos doon ko na parang nag-boss yung isip ko na yung pala. So when you combine three strings together, three notes, it's a triad, it's a chord. And then all songs, you know, yung chords. Tapos, yun, susunod, binibili ko yun sa, ano eh, sa pag nakakita ko ng mga song hits or ng jingle kasi nga may chords. Tapos, yun nga, pwede mo nang sabayan. So doon ako nag-enjoy. Doon ako nag-start talaga. Eh, natutugtog ko yung mga gusto kong tugtugin. Hindi yung
hindi yung mga kung ano, nung hindi ko naman experience. So, sa Jingle yan ha, Jingle Magazine lang yan, and from then on your own. Ikaw na nag-aral mag-isa. Actually naman ako, nag-aral din ako eventually ng scales at para sa guitar. Tapos, yun. Tapos, mga kabibigan, tukuan, pag merong, pag may, nasubukan mo na dyan to, or alam mo yung ganito, so palitan na lang, share na lang ng station with friends. So, dun lang din natuto. Kasi nung pagkakas natin, hindi naman, wala namang internet, di ba? So, sinasabi ko nga sa mga anak ko, if there's anything you want to learn, an instrument, there's an app for it, it's so easy, mag-ano ka lang, mag-load ka lang ng video. Yeah. Imposible hindi mo matutunan eh. Pero, nung time natin, so hard to get information, lalo na yung mga lights, for example, yun yan. Scale, yung mga ganon. So, yeah. Pero ang wide ng ano mo ha, ang wide ng range ng ano mo, ng interest mo sa music. Pati blues, alam mo, classical, alam mo, di ba? The pop and modern, rock. Ano-ano eh. Yes, yan. Saka kahit jazz, yan. John Coltrane, Miles Davis. Uh-huh. Ay, sorry. Classical, nung bata ako, napanood ko yung Mozart. Kaya, nahilig ako makinig ng classical music. At kaya rin ako siguro na natuto mag-piano. Kasi mahilig ako sa ang nagustuhan ng sarap sa tenga. Oo. Between ano acting and playing music, ano mas parang mas love mo? Magkaiba eh. Magkaiba yung storytelling. I mean, it's like painting and music. I mean, there are things that you want to express that is better. Sometimes, for example, a certain emotion, I can express it better with colors than with sound. Pero there are certain ano, that you'd like to express it using sound or sometimes using performance. So, iba-iba talaga siya. Parang ang sarap kasi at least I have different ways of expressing whether isulat mo or in music which or you know paintings or music or man. Grabe, ano ba hindi mo kayang gawin, Ian? Nakakapag-paint ka rin. Kasi dad mo, di ba, painter? Wala, I'm just a student of life. Yeah! A renaissance man, ang tawag nila dyan. Renaissance man, kahit ano pwedeng gawin. Oo. Pero ikaw ba, nagluluto ka rin sa bahay? Alam mo, nag-take up ako ng culinary kay Chef Jean Gonzalez. Cooking and baking. Na-enjoy ko pa. Saka actually, yung pinunta ko doon, cooking, hot kitchen. Kaya lang, nung na-try ko na yung baking, na-enjoy ko din. kaya lang, pag may face ako na gano'n sa pagluto, renovate buong kitchen, bili gamit, luto. Tapos, after 6 months, iba na naman. For example, after 6 months, nahilig ako kunwari sa anything. Bisikleta, puro bisikleta na naman, ganyan. Or after 6 months, ay, suba naman yung mga gano'n. So every 6 months, hindi ko alam kung sino ako every 6 months. At kung ano ginagawa. Gagawin ko sa buhay ko. Pero yung music mo, yun talagang consistent. Yung mahaba talaga, no? Nagbabago man yung iba, pero music stays. Yes, definitely. Kasi yung madaling accessible eh. I mean, pag meron kang gusto press, kuha ka lang ng instrumento, yun na, diretso na. But you also compose songs, di ba? Yes, I do. Pero some songs I've released in Spotify, pero maraming iba unreleased pa. Pero hopefully someday, baka i-release ko din. Okay, punta naman tayo sa mga motorcycles. Nakita ko rin sa Instagram mo na nag-motorcycle ka. Gaano karaming motor meron ka? Ngayon, parang 9. Dami. Pero, hindi kasi mga anak ko, nagmamotor din sila eh. So, sa akin, parang hindi ako nanginahin bumili na kasi tatlong kids sila na sumasakay naman. So, yun. Lalo ako at yung panganay ko, nakapagsagada na kami, pag-ilocos na kami, nakapag-tugigaraw, kung saan na kami umabot. Minsan kami dalawa lang, minsan with a few friends, yung ganyan. Uh-oh. So, hindi ng bonding ko dun with my eldest son.
Tapos sa anong klase mga motor 'yun? Sa ang nasa collection mo? Meron akong KTM na 1290, Super mm-hmm. Adventure, BMW na GS 1200, meron mm-hmm. ding BMW na RS 1200. Tapos meron kaming Kawasaki Ninja pang race track. Kasi minsan uh-huh. mapunta kami sa race, tapos papapawis. Saka para lang maging ma-sharpen ng skills din. Kasi kahit anong matutunan mo naman sa race track, magagamit mo sa kalye, sa labas. Action, braking, cornering, mga ganyan. So, tulong para sa safety. Oo. Pero kailan ka nagsimula mag-bike? Mga anong edad? First na motor ko yata mga grade 4. Grade 4 ako. Hopper pa noon. Alam mo yung hopper? Oh yes! Alam mo yung hopper? Hopper. Oo. Parang. Ano iyak ba? Ako na iyak naman. Scooter, no? Bumili na. Oo. Kasi na, dati yung BMX ko, nilalagyan ko pa na gumugupit ako dun sa yung half gallon ice cream, di ba? Tapos gumugupit. Kinakabit ko sa gulong ng BMX ko para may tunog. Ganon. Tapos, nung classmate ko nagbebenta ng hopper, nung grade 4 ako, yun, niyak pa ako sa nanay ko. Sayo, gusto ko talaga bilhin yung hopper. Sabi niya, wow, delikado. Blablabla. Pero, yun niya, napaka-supportive din naman in many ways ng parents ko na parang, sige, pero your fun. Pag na-accidente ka, wala na yan, benta yan, yung ganon. So, sobrang cool. Kaya, ever since so, cool ng parents mo ha, pinapayagan ka at grade 4 ka mo? Nagmumotor ka na? Alam mo yung subdivision, dandang ka lang sa kalye, paikot-ikot. Pero ako parang ngayon akong payagan yung anak ko eh, na mag-motor. Ako medyo pag mga ano na, medyo mga more than 18 years old na. Nakakapaning eh. Para mga e-bike na lang ngayon yan, di ba? Yung upper down. Person nila ngayon, mga iba. Ano sabi ni Mrs.? Ano sabi ni Mrs.? Okay lang sa kanya, nagbomotor kayo ng anak ko? Hindi naman ako nagpapaalam. Yun ang huwag na huwag mong gagawin. Pwede ba yun? Oo. Kumbaga, pag bibili ba siya na ref, nagpapaalam ba sa akin? Hindi naman. Oo. Oh. So, lang. Minsan, saka, yun ang advice ko sa mga kaibigan ko kasi tinatanong nila na, yun yan, minsan ayaw daw sila payag. Sabi ko nga, okay, paalam. Ganito lang. Bigla, nari, bibili ako ng motor. Tapos, para hindi siya magalit, uwi ko, sabihin ko, uy, meron akong surprise para sa'yo. Gusto kitang iangkat eh. Yeah! Tapos, pero alam na niya, gimmick yun. Hindi naman para yung yung gano'n. So, alam na. Alam na yung modus operandi mo ni Mrs. Sanay na sa'yo. Napaka-supportive naman sa lahat ng activities ko kahit yung paragliding, diving, kahit na ano. Basta sa kanya, bahala ka at nangyari din sama ko yung mga anak ko. Basta yung safety. Yun. Napaka-cool naman ni Mrs. Ilang mga anak mo yung nakakasama mo sa ano? Sa pagbumotor? Silang tatlo, nagmumotor, tatlo sila. Pati yung babae, nagmumotor? Ay, oo. Yun ang pinaka-macho sa kanila. Yung babae. Oo. Yun ang pinaka-macho sa kanilang lahat eh. Pero yung bunso ko, since wala naman siyang license pa, sa race track lang siya. Minsan sa Batangas, BRC. Pero never naman kayo na ano, never naman kayo na aksidente habang nagbomotor. Hindi naman. At yun, alam mo, tingin ko kasi yung mga bata, mas mabilis talaga sila matuto eh. Katulad sa paragliding, nung nagtuto ako ng paragliding mga 11 years ago siguro. Yun, nung nakita ko na, safe sport, ito ganyan, outdoor, tapos it teaches you, piloting skills. So, tinanong ko yung mga anak ko, gusto nila. Tapos, sandali lang, siguro yung pinag-aralan ko ng mga 6 na buwan sa kanila, baka 3 linggo lang. Ang bilis na mag-adapt eh. Kaya parang siguro, anything, it's like language. Yung pagbata, madali talagang mag-connect yung neuron. Mabilis matuto kaysa sa so, kahit sa motor, ganun. Hirap na ako, kahit yung bunso ko, sa race track, hirap na akong habulin siya.
Anong pinaka ano memorable sa na experience while riding a bike kasama ng mga anak mo? Ako yun yung mga long ride with my eldest, Tapat Bridge, yun yung mga sakada namin. Yun, sobrang memorable sa akin kasi syempre binabantayan ko siya kahit nandun siya sa likod ko. Binabantayan ko siya lagi. Pinanunod ko yung paano siya sumakay. Pag merong ano, laging, kahit magkausap naman ako may constancy, naka-Bluetooth. Yes, may communication. Kaya, kanya ng mga sabi mo mga 50 or 100 meters. Pag may lubak, lagi akong, oh, may lubak sa kanan. Oh, may aso, baka tumawid. Or, laging may heads up sa kanya. Kasi nga, yun, parang at least nasasabihan ko siya, oh, sharp yung corner, ha? Slow down. So, ay, kahit, alam kong naiinis na siya, naiinisip niya ako na yung resultat. Tatay na tatay pa rin, no? Kahit sa pagbumotor. Pero ang cool nga, di ba? Ang cool na ano, nakasama mo sila sa mga adventure na ganyan. Meron ka rin bang ibang grupo na sinasalihan na hindi kasama yung mga anak mo? Hindi. Ayoko masyado malalaking grupo. Yung tipong kung saan yung kakaya ng mananangalian eh, magbobotohan pa. Ayoko. Yung konti lang para kasi paminsan to namin nakita ko magandang puno, titigil lang ako doon, papahinga lang ako sandali, yung ganyan. Pero hindi na eh, pag malaking maramihan kasi kayo, yun nga, may itinerary, merong may nagpe-face, merong para kayo nagmo-motorcade, so yun, hindi ko type yung sa akin, sakay ka lang, ikaw mauna ka, ikaw mabagal ka tapos nangyayari kakahiwa-hiwalay, magkikita na lang kayo doon sa pupuntahan nyo. So, para ka na rin nag-ride sa mag-isa. Well, kami ng anak ko, dalawa kami ng lagi. Pero, yung ibang grupo, yun nga, may sariling mong face. Kasi, kung babagala, kung bibilitan mo naman, baka ma-aksidente ka lang. So, it's sa ating sariling face. Ilang taon na to mga to? Yung panganay ko si Draco, kaka-23 lang niya, two days ago. Yung third ko, 20. Si Duccio naman yung bunso ko is 14. So yung dalawa lang talaga na ano na mas panganay ang kasama mo. Eh yung pinaka-bossing, nakakasama niyo rin ba sa pag-umotor? Si ano? Si Miss Veneracion? Minsan, ilang beses ko na attempt na iangkas yun. Minsan, alam kong aangkas, para lang pagbigyan ako. Pero hindi naman sa takot siya, hindi siya nag-enjoy. Yeah. Hindi sa kanya basta susuportahan ko lahat ng activities mo, huwag mo akong pilitin. Ganyan sa kunwari na sa dagat. Ako yung snorkeling tayo, ang ganda sa ilalim. Sa yung hindi ayoko dito lang. Gusto ko lang manood ng sunset sa Bangkok, for example. Oh, pero meron ba kayong isang bagay na napagkakasunduan ng misis mo? Kasi base sa kwento mo, parang si misis sobrang chill lang. Bayo, anong gusto niyo gawin, gawin niyo. Pero meron bang sumasama siya sa'yo na activity? Actually, wala. Baka kami nagtaga. Alam mo, we've been married for 4 years. Oh, 20 years. Oh, tapos siguro yun ang hindi kami masyado nag-uusap. Ibang classic relasyon to ah. joke lang. Pero ang dekis namin pinipilit na, for example, pag ako, lalakad ako with my kids. Ang pinaka-isa epic na trip namin na hindi ko makakalimutan, dinala ko sila sa Nepal, Kathmandu, tapos nagpunta kami ng choice namin, base camp ng Everest or Annapurna. 7 days kami naglalakad sa sobrang lamig. Pasko to ha. Pasko ang lamig. Naglalakad sa burung. Tapos, may kasama kaming 8 sherpa para sa gamit. Kasi marami sa gamit eh. So, yun, hindi ko makakalimutan yun. Pero yung mga ganung lakad, kung sinama ko yung misis ko nun, malamang unang araw pa lang nilibing na niya ako dun. Hindi niya type yun, pero... hindi eh. Ako kasi mas nas, parang Nat Geo channel ako. Siya mas lifestyle net. Parang gets ko na. Pagdating sa shopping, si misis, yan ang gustong-gusto niya, no? Namamasyal sa mga mall.
ikaw, yan naman, opposite, ayaw mo yan. O, tsaka yun naman ang ayaw na ayaw ko, yung nagsusukat ng damit. Yung papasukat sa'yo, tapos nagsusukat mo. Ito, sukat mo. Hindi, pares lang to. Okay na yun. Yung ganun. So, ako yung mall, or mas gusto kong mag, for example, sa bundok, kaysa mag-hotel. Siya, ayaw niya mag-tent. So, ginagawa namin minsan, iba yung lakad ko with my kids, iba yung lakad niya with our kids. Para yung bonding nila, sila lang talaga. Yung bonding naman namin, matulog. Kung hindi, minsan naging hilaw. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.